Ang aswang kasi, favorite nila yung baby. Bakit baby? Yun yung masarap eh. Binubuli nila ako, kaya kinakawawa nila ako. Dapat gagante ako. Ayoko sa kanya, eh di, patayin ko na lang siya. Kung tayo ko, uminom tayo ng tubig. Sa kanila dugo. Magandang araw sa inyong lahat. Meron kaming ginawang bagong seryo na alam kong pwede niyong tangkilikin, magugustuhan ninyo, pero abangan niyo lagi ito kasi napaka-interesante ang mga topic na ginawa namin. Ngayon medyo nga lang mahaba, no, matagal, pero at least maaaring magdulot ito ng isang malaking katanungan sa bawat isa. Tinatawag namin itong Hiwaga Serye, mga kwento ng mga taong, totoong tao na nakaranas ng hiwaga, kababalagan, mga di maipaliwanag na karanasan na tingin na natin na dapat na maikwento, no? Dahil totoo, hindi gawa-gawa lang, hindi pwersahang o kinukwento lang para lang sa entertainment, kundi gusto nating magbukas ng isip, ng kamalayan. May mga bagay na kailangan nating maunawaan. Ninanais ko rin na baka meron kayong mga bagay na gustong i-suggest o baka may mga kwento kayo na gusto nyong i-share dito. Halika hot, iniimbitahan namin kayo na hindi ka panipaniwala pero totoo pa lang nangyayari. Sana magustuhan nyo ang Hiwaga Serye at panoorin nyo at sundan. Narito tayo sa harapan natin ng isang makukwento ko tungkol sa mga experiences niya sa aswang. Pwede ba bang sabihin mo sa amin kung ano ang iyong pangalan at saan ka nakatira at ano ang lugar ninyo? Ang totoo kasi, hindi lahat ng aswang kumakain ng agad-agad tao. Kumakain din sila ng pagkain ng tao, pero alam yung kaloob-looban ng katawan nila, uminit yung dugo nila para makakain ng tao. Doon na sila gagawa ng paraan na manghahunting. Pero hindi sa halimbawa, kung saan sila nakatira, hindi sila doon kakain. Maghahanap sila ng ibang lugar na makauwi sila safe. So, Nanay Isabel, totoo may aswang? Totoo naman. At bakit sila nag-i-exist? Kasi sa anong panahon noon, hindi nabubuhay ang tao sa patas. Kumbaga, gusto nila, lamang sila. Kaya gumagawa sila ng paraan na ayokong maging mabait kasi nga binubuli nila ako kaya kinakawawa nila ako. Dapat gagante ako dahil hindi nila ako pinapakain, hindi nila ako hindi ako humingi sa kanila ng ikakabuhay ko. Kumbaga para mabuhay din ako ng sarili ko, ayoko sa kanya, di patayin ko na lang siya. So parang sinasabi mo, kwento to ng mga sinaunan. Mm-mm. Pagkilagula na. May kwento, di ba, yung kwento nung the first aswang, sabi, parang kinain niya yung anak niya. Merong ganun. Merong ganun. Pero parang nasirahan siya ng bait, tapos kinain niya yung anak niya. Mm-mm. May mga Diyos ba ang aswang? Wala. Pero nagsisimba rin sila? Nagsisimba din, pero hindi naman na totally na pupunta sa simbahan. Kumbaga, minsan nagsisisi din sila sa ginagawa nila. Ano itsura ng aswang at paano ka magiging aswang? Paano sila naging aswang? Sumapi sila sa amin, sa demonyo ba yung kinuha? O tao ba sila? Ano ba sila? Hindi ba sila tao? Hindi, ang sabi ng iba nung bukod sa naka-experience, tao daw din. Tao kasi nakikisalamuha sila sa tao. May isa rin sinasabi na ang aswang nasa ibang dimension. Wala sila dito. So, yan yung tinatawag nilang espiritu. Oo. Na pwede silang maging lamok, whatever. Oo. Na hayo. Kasi, sa ibang dimension. Nangahunting sila. So, gumagante, parang gano'n? Kasi, syempre, hindi naman lahat ang aswang kasi, favorite nila yung baby. Bakit baby? Yun yung masarap eh. Yun yung parang fresh na kainin. Siyempre ang baby, minsan may bantay, minsan wala naman. Siyempre, akala mo manok lang yan na lumapit sa anak mo, hindi mo pala alam na pinapalitan na yung anak mo. Ganun. Minsan siyempre, may panghampas, may pangganyan, nasusugatan ka rin yan.
Posible kaya yung mga nawawalang bata, mga aswang kumukuha? Depende rin. O posible rin may batang namatay ng maaga dahil merong kagaya mo, si Bam, may lumalapit na kunyari, baka mamaya, manok pero hindi naman pala manok. O kaya isang insekto na hindi naman pala, hindi naman pala, aswang pala yun. Kasi nga, pwede nga sila mag-anyo ng iba-ibang klase ng hayop, no? Kaya minsan siguro, hindi natin alam, aswang na pala yun. Pero hindi ka naman aswang, tama? Hindi. Parang sinasabi natin, nagkaroon ka ng karanasan, tama? O kasi yung sa amin kasi, yung kapitbahay namin, ganun ang kwento, huwag ka daw sumama sa hindi mo kilala, o kaya kahit kilala mo, pero iba yung aura na nakikita mo, huwag kang sumama. Okay. Bakit ko nasabi? Yun lang sabi sa kami ng... May kwento ako, may nakilala ko ng katrabaho ko. Doon daw sa Leyte, meron siya nung bata sila. May aswang sila na-encounter kasi ang bilis tuwakbo, hinahabol sila. Talagang doon niya napatunayan, meron. May mga special ability sila. Saan ang gagaling? Sa kinakain nilang tao. Ganon? Kaya sila nagiging malakas. Pero di ba masama yun? Masama. Eh kasi pumapatay ka ng tao eh. Hindi ba sila nakukonsensya? May konsensya. Wala naman silang konsensya noon. Okay. Kaya nga sila nagpapalit. Hindi sila sisisi? Yung ibang aswang... Nagsisimba rin, di ba? Nagsisimba rin. Pero, siyempre, halimbawa... Parang pakitang tao lang. Oo. Pakitang tao na, oy, hindi ako aswang. Bakit? Oo, nagsisimba ako eh. Oo. Pero hindi mo alam na ang ganda-ganda ng loob ng bahay, pero ang isang pamilya pala, aswang aswang. So, maraming aswang? Marami. Okay. Kaya lang, hindi naman sila napapakilala ang aswang sila. Kaya hindi rin naman sila kumakain ng taga-baryo nila, kundi malayo. Kasi nga, para hindi sila mahabol. Noong 1960, may pag-aaral yung si Maximo Ramos. Isang study to sa, I think, sa UP. Meron parang inventory o mga listahan ng mga iba't ibang uri ng aswang sa Pilipinas. Pero meron din pag-aaral na sinasabi. Kaya naman nagkaroon ng kwento ng aswang kasi tinakot tayo ng mga Kastila. Ano talaga ang totoo sa karanasan? Parang ganun lang din, tinakot eh. Siyempre, nagdadasal sila na ganun. Eh, binibenta na nila yung kaluluwa nila. Kaya, yung sinasabing konsensya, wala sila noon. Kasi nga, yung kaluluwa nila, ibinenta na nila. Kanina nila binenta? Sa ano, sa demonyo, ganyan. Hindi na, kaya sila lumalakas kasi nga, yung kaluluwa nila, hindi na kanila, kumbaga, binenta na nila, para naman tayo lumakas na aswang, eh, yung kaluluwa mo dun, kailangan buhayin mo dun sa pinagbintahan mo. So, ang kanilang gusto ay mga buhay na tao. Mm-hmm. So, walang ano, alang aswang sa mga kulinarya, ganyan. Wala. Bakit? Patay na yun eh, bago makarating ng kulinarya. So, ang gusto nila buhay talaga? Mm-hmm. Buhay kayo, siyempre. Kumbaga parang bagong pitas. Oo. Diba? Kung patay na yun, kumbaga sa ano, so, bulok na yan eh. Hindi totoo yun. Mm-hmm. Walang ganun. Pero may aswang naman na nakokonsensya. Ibig sabihin, gusto na nilang bumitaw sa pagkaaswang, hindi nila kaya kasi tawag ng laman. Yung iba, kinitiis nila na patay na ang kinakain nila kasi nga ayaw nilang pumatay dahil naku, yung bang kinutubuan na sila ng konsensya. Ano naman yung mga iinom ng dugo ng tao? Parang ganun din, aswang din yun. Parang mong sarap na sarap. Parang kung tayo, kung umiinom tayo ng tubig, sa kanila dugo. Wow, vampire. Meron ganun. Meron ganun. Meron din akong alam sa yung kwento ng mga kamag-anak. No? Na kunyari, namatay yung parang lolo ko at yung lola. Parang may isang, kasi kwento naman yan noon eh. Na may tumingin na isang parang marunong o kaya mga gagamot o kuwan man ang tawag. Ay, hindi na ito siya ang nakahiga dyan. Ang namatay na ito, hindi na ho yan tao. Ihagis niya sa bintana, magiging kahuyo yan. Hinagis nga nila sa bintana at yung taong namatay dun sa Abaol, o sa Taol ba yun? Nung hinagis nila sa bintana, naging kahoy. Hindi na talaga. Kumbaga, inaswang ho kasi
aswang na ho ang kumuha sa katawan niya. Kasi may iba't ibang uri yata ng aswang. Kumbaga yung taong yon, yung katawan niya pinalit na lang sa kahoy at ginawa na lang parang kamukha o parang ginaya. Tama, tama. Kung totoo siya, nakain na yung taong yun. Oo, totoo. May mga ganyang kwento sa mga probinsya. Iba-ibang ano eh. At nga, kamag-anak ko rin kwento na. May iba-ibang uri ng aswang, di ba? May aswang na tik-tik, yung nasa bubong, mm-hmm. may manananga, nasa bubong yun. So, maraming variety. Marami. Ano ang totoo sa karanasan? Ibang... Alam ko lang, yun ang pakita lang sa akin. Totoo. Anong nagpakita sa'yo? Aso na malaking-malaki. Tapos? Ako lang ang gusto. Kakainin ka? Hindi, isasama sa kanila. Nagsasalita yung aso? Hindi. Ako lang yung nilapitan sa dami-dami namin. Ako lang yung hindi nagising. Lahat sila nagising, parang lumalaki lang yung mata nila. Sa akin lang nakatutok, kahit saan ako magpunta. Hindi kaya ano, nag-aalok siling ka lang? Eh, hindi naman ako nakikita sila kasi nga tulog ako. Ah, okay. Kumbaga, kasama nila ako. Kasi wala akong, hindi ko naman sila inaaway, kumbaga. Sabi ko lang, hinawakan ko lang balahibo. Ang ganda! Totoo! Ang ganda! Ang ganda ng balahibo. Ang sabi ko lang, uy, ang ganda mo naman. Hindi werewolf to. Hindi, aso! Ang ganda! Natutulog ka? Hindi, kasi nga sa, ano, sa beach, para bang nag-excursion kami. Ah, okay. Oh. Yun lang yung totoong na-encuentro ko sa sarili ko. Pero yung iba, na-encuentro ko din, pero hindi ganun ka. So parang ang kwento, sinasabi mo, parang sa sinuunang panahon, nagkaroon ng aswang kasi parang nag-ipit sila, walang makain, tapos na-api sila, and then napilitan sila. Gusto nilang gumanti. Gumanti, naging parang paghihiganti na lang yon, tapos kinain nila yung tao, or naging habit na yon. Tapos paano yung nagpasalinsanin kung ganun? Kasi minsan may aswang na gusto niyang magka-pamilya. Pag nagugustuhan niya yung isang tao, kinukuha niya. Pag-anbawa ako, kukunin niya ako, pero mamamatay ako, yung katawan ko ang kukunin niya, ipapalit doon. Kailangan, di ba papatayin nila ako doon sa grupo na nila, sabi natin kulto, ganyan-ganyan. Pero, hindi lahat ng kulto is kulto. Is kulto. Minsan ang kulto, aswang din. Na ginugulo nila yung buhay ng aswang. Kumbaga, sa atin, may artista, may sumisikat, may ganyan. Sa aswang, meron din ganyan. Sumisikat? Oo. Sumisikat dahil sa? Gusto niya yung breed niya. Ah, okay. Gumana, at gusto niya yung... So, may lahi-lahi din? So, may lahi-lahi din. Sa knowledge mo, gaano karami ang aswang sa Pilipinas? Sa ngayon, kumukunti na. Kasi yung iba, malamana. Yung iba naman, ayaw nila. Kumbaga, namamatay na lang sila na ganun. Yung iba naman, sa panahon natin ngayon, yung iba, nagpapakamatay na, hindi sinasama yung pamilya para bang nagsisisi sila na nakagawa sila ng ganun. Yung susunod sa mga ang kanya, napuputol na. Pinuputol niya ng pusa. Anong relasyon ito kung, di ba sa ibang kultura, pag foreigner, vampire, aswang sa Pilipinas. Anong relasyon, no? Ibig sabihin, kung may aswang sa Pilipinas, meron din mga layo sa ibang... Ay, hindi ko alam. Kasi nga, sa... Meron bang sa foreigner? Sa Indonesia, meron silang... May kanya-kanya siguro ang tawag. Oo, may iba-iba lang klase. Siguro, either, oo, pwede rin man. Ang tawag sa atin aswang, maaring merong kalintulad doon sa ibang bansa. So, ibang siguro mga ibang klase ng engkanto or mga engkanto rin dito. O kaya talagang existing sila talaga. No? Nabanggit ni Jobe yung engkanto. Yung aswang, iba sa engkanto, iba. Sa madiwata. Magkaiba yun. Iba. Anong pagkakaiba? Anong mundo ng bawat isa? Yung sa engkanto naman, pupuntahan ka lang, mawawala ka. Hindi ka mahahanap, hindi ka rin mamamatay. Oo, may ganyang isasama story. Isasama ka lang. Oh, isasama ka lang. Di ba, Mickey? Nawala siya. Meron ganyang story. Magdamag siyang nawala. Hindi ka naman, hindi ka nila papatayin, isasama ka lang. Kapag ikaw naman na tao, eh, isinama doon, tapos pumayag ka, hindi ka na makakabalik. Pero kung ayaw mo naman, kasi nga may kasunduan din yan. So may free will din. So, hindi naman talaga pwede pwersa.
Kung ayaw mo, hindi ka rin naman nila isasama. Hmm. Pag sinabi mo ayaw ko dito, uwi na. Ginagalang nila, hindi katulad yun sa mga pelikula na, hindi, wala kang magagawa. Hindi ganon. Hindi. Yung iba, pero, may pinakakain pero umkakainin. Lalo yung itim na kanin ata. Mm-mm. Meron yung puti, pero gumagalaw siya. Ah, meron? Tumagalaw. Meron din puti, ang ganda-ganda, parang crystal na kumikinang. Pero gumagalaw siya. Hindi rin pwedeng kainin yun. Mm-mm. Pag kinain, kukunin na siya. Pero sa ano yun, mga elemento, hindi sa aswang yun? Encanto. Is Encanto. Encanto. Mayroon kasing kapalit. So hindi Encanto yung mga aswang? Magkaiba sila. Magkaiba sila. Kaya bawal naman kasi silang mag-sanib. Kasi nga iba ng breed yun. Bawal silang mag-sanib. Ano nga laga nito sa panahon natin, itong pinagkukwentuhan natin? Yung aral na hindi lahat ng pupuntahan mo at hindi lahat ng ano may kapalit, dapat magsumikap ka. So, ibig sabihin, parang hindi pwedeng daanin sa puwersa ang mga bagay-bagay. Sa amin kasi mayroong ganun. Hirap na hirap sila. Sabi ng lalaki, ang ganda-ganda ng nakita niya. Pero hinihingi ang isa sa pamilya niya. Ang ginawa niya, sabi niya, doon sa maganda, hindi naman niya masabing diwata o ano. Kasi siyempre, yung ganyan, maganda naman sa lahat. Eh, lalo na kung lalaki ang nakakakita. Ang ginawa niya, ibinigay niya ang tsinelas ng asawa niya. Tapos, pagkagabi noon, nawala yung asawa niya. Pero, gumanda ang buhay niya, pati anak niya. Totoo ang kwento yan? Oo. Wala sila noon. Ano nangyari sa asawa niya? Nawala. Pero, yun yung kapalit. Hanggang ngayon, namamayagpag yung buhay nila sa amin. Hindi niya hinanap? Hinanap. Eh, walang kita eh. Kabilang tsinelas lang nakita. Bakit niya inayaan? Gusto niya umaman. Ganun. Hmm. So, anong lesson doon kung ganun? Na huwag kang masisilaw sa karangyaan. Kasi may kapalit. Okay. So, yung mga aswang, paano naman yung kanilang pamumuhay? Parang ganun din sa tao. Ako yung normal din ang sabi ng kwento is ang aswang, nakikihalubilo nga, normal yan. Huwag mo lang silang aawayin. Kasi hindi ka naman nila gagalawin. Pero, definition? Paano natin i-describe? Ano ang ibig sabihin ng aswang? Hindi sila tao, di ba? Mm-hmm. Paano natin sila i-describe? Pag sinabi, anong tama ang aswang? Ano yun? Another spirit, pero medyo mas higher ata sa Encanto ata. No? Oo. Hindi ba mas mataas ang Encanto? Parehas ang level pero iba lang yung ano na, ang Encanto kasi hindi man kumakain ng tao yon. Iba lang pamamaraan nila. Kapag ang Encanto kasi, pag nagustuhan ka, iba rin ang function nila. Gusto ka nilang maging kaibigan, gusto ka nilang kasama sa buhay, gusto ka nilang laruan ng anak niya, ganun ang mga Encanto. Natutuwa, no? Iba rin ang duwende, iba rin ang mga encantada, o iba rin naman ang mga fairies. Very territorial sila, no? Pero ang mas nagiging malapit sa tao, ang duwende. Kasi ang mga fairies, fairies lang sila, pero hindi sila malapit sa tao. Sa nilikha, no, ng Diyos, pinakamataas yung tao. Mm. Mataas pa nga siya sa anghel, eh. Kaya nga yung anghel lang, kasi zeros, dahil ang tao, kaya mas mataas dahil nga, mas mahal na. May free will. May free will. Saka, ano, binigyan tayo ng Diyos ng may kapangyarihan. At ang kapangyarihan binigay sa atin ng Diyos ay kapangyarihan lumikha rin ng tao. At yan yung panganganak at pagbubuntis. Oo. At hindi yun nagawa ng mga anghel. Sa aswang pa, ganun, nanganganak din sila. Hindi sila manganganak. Kaya nga dumadami yung asawa nila. Nanganganak sila sa 10 babae. Isa lang manganganak doon. Kaya dumadami ang lahat nila. Pag hindi ka nanganganak, pinapatay ka nila. Pero din minsan naman, di ba may babaeng nanganak na, ayaw niya yung madanas ng anak niya na naging aswang. Kusang siya mismo, pag hindi niya makontrol ang sarili niya, siya mismo yung magpapakamatay, bahala na si yung mga aswang na magkukontrol dun sa anak niya. Posible may mga baryo ng aswang. Mayroon. Nagkaroon ka ba ng kapitbahay na aswang? Oo, si... Okay lang. Si Lula, patay na sila ngayon kasi hindi sila na... Paano mo nalaman ang aswang, ang kapitbahay? Tumutuwad tuwing alauna, alas dos.
Pumunta ka ba sa lugar nila? Alas dos ng hapon. Nang madaling araw. Saan? Sa bahay o sa ano, labas? Sa gilid ng dagat. Tumutuwad sa dagat? Oo. Baka may mga isda doon? Hindi. Nakatuwad talaga sila kasi tapos wala, gusto nilang ibaon yung ano nila, hindi nila mabaon. Yung alit? Yung bato. Bato. Ah! Gusto okay. nilang ibaon, hindi nila mabaon-baon. Okay. Pero nakapunta ka na ba sa bahay ng aswang o sa lugar nila? Oo, nakikinig. Ano nangyari? Ayaw kami pakainin ng ano, kinakain nila. Nakakain ka ba? Nakakain ba kayo? Hindi, yung kasama kong bata, nakakain. O nung kumain, ano nangyari? Pinasuka siya ng pinasuka, ayaw siyang pakainin. Kasi? Kasi bawal daw namin kainin. Kasi so, may mangyayari. Ibig sabihin, nagmamalasakit sila. Mm-hmm. Kasi nga, kapitbahay lang namin. Oo, kasi kapag namatay yung batang yun, siyang sila, salanan nila. Babalikan sila ng baryo. Tsaka hindi sila nagkaroon ng anak. Kasi yung anak daw nila, kusang namatay, kaya sila naging aswang. Paliwanag mo pa yun? Yung bang ang lalaki lang kasi doon yung aswang. Yung babae hindi. Yung convert siya na maging aswang. Noong nagkaroon sila ng anak, hindi na sila na gumala para mag ano, namuhay silang normal. Ang nangyari, kinain ng aswang yung anak nila. Kaya sila parang gumaganti sila. So, ibig sabihin, between mga aswang, naglalabanan din sila? Mm-hmm. Kasi siyempre ang aswang, eh, masarap baby eh. Walang ano, walang patawad. Mm-hmm. Eh, ang nangyari, gumanti sila. Kaya lang, may aswang pa rin na mabait, ayaw nilang kainin yung mga bata. Kaya ang ginagawa nila, yung bang sa ibang lugar sila kumakain. So, ano ang lamang? Yung masasamang aswang o mabubuting aswang? Yung masasama, kasi wala silang sinasanto ko. Okay mong... So, ibig sabihin, kahit nasa bus ka, nasa aeroplano ka, nasa tren ka, posible may katabi kang aswang doon. Mm-hmm. Oh. Pero, may katrabaho kang aswang. Oo. Oh. Okay. Pero hindi mo siya kailangang lapitan at kakainin agad. Hindi. Pag tiningnan mo siya, iiyak na yung bata. Alam niya na may katabi siyang aswang. Paano tayo mag-iingat sa mga ganyan? Huwag magtitiwala. Hindi, parang... Laging may panangga. Ano yung panangga? Anong panangga? Yung kulay red na sinusuot nila tapos yung may suot ka daw ng bawang. Tsaka, may bawang? Mm-hmm. Bakit bawang? Anong... Alam mo, tingin ko, iniisip ko yan, yung bawang. Di ba laging gano'n sa mga pelikula? Part kasi sa bintana, di ba? Actually, to, may katotohanan kasi hindi naman gagawin yon sa pelikula kung walang... Basihan. Walang root kung saan ang galing. Kasi iniisip ko, Joby, parang... May basihan yun. Diba kasi ang mga istorya ng mga aswang o mga pelikula na ginagawang mga aswang, may hinuhugutan yan, may mga interview yan. Ang mga writer na yan, may pinanggalingang kwento yan. Diba? Kaya tuloy talaga nabuo yung tako. Oo. Si bawang. Kasi nakakatawa man to. Anong kahinaan ng aswang? Yung oil ng simbahan. Parang... Blessed holy water. Hindi, oil eh. Oil. Pero hindi naman... Ano kinalaman nun yung oil ng simbahan? Meron ang oil ng simbahan, yung pinapahid ng ano. May, kasi mama ko din na lana. Oh. Hindi naman lahat ng ano ng simbahan na bi-bless. Okay. So, anong significance ng oil galing sa simbahan? Ba't nila kinatakutan yun? Kung nakakita ka na ng asido na napatakan sa damit, okay. Ganun yung mangyayari. Umuuso. May tenet. Pero parang pelikula lang pinag-uusapan natin, pero totoo. Okay, nakakita ka na, no? Nakakita, pero hindi malinaw kasi nga, yung bang hinihila ka ng... Ewan ko ba, sa akin kasi, sa... Karanasan ko, parang may humihila sa akin na huwag mong tingnan. Umalis ka dyan. Yung ganun. Alam mo yung sinasabi niyang umuusok yung oil. Merong isang pari ng... Yung nagpa-practice ng exorcism, which is, meron silang pinuntahan na napoposes. And then that pare, hindi ko na babanggitin, meron silang pinuntahan talaga kapag ginamit nila yon sa isang taong naposes o kung ano man yung demons, whatever, talagang pag inaano, nasasaktan, tapos umuusok. Umuusok siya. And yung tubig na dinasala ng tao, nagiging banal ba yun? Hindi. Hindi. Ako nasasagot nun. Hindi. Hindi. Walang power of prayer. Kasi di ba may eksperimento isang Japanese,
pag nagsabi ka ng positive or beautiful words, things become better. Parang gano'n. Ibig sabihin may lahi ka. Ganun. Yung positive, yeah, it become better kapag talagang ano. Kasi that's normal. May experiment sa Japan. Sa Japan. If you say that, makukuha ko talaga. Pag sabi ko, ay, magiging ano yan, magiging yan. Kasi that's ano yan. Power of that's which positive. Yan, of, positive. Of. Sa universe mo. May connection yun, no? So, kanina tumatakbo sa utak natin. Pero ang topic kasi natin, aswang. Hindi kaya nga, anong dating nun? So, walang dating yun kung aswang nakaharap. Ay, kunyari kung aswang ang katabi mo, sinabi mo, Diyos ko, ang wala. Hindi. Wala. Kasi nga, nagsisimba nga sila eh. Wala. Wala. Gaganti lang naman sila kapag may ginawa ka. Pag, o kaya parang, pagbiyado mo sila. O, pag buntis yun, at talaga naglaway na laway siya. Alam mo, natatawa ko isa kasi, parang katatawan, yung bawang, di ba, yun nga, takot sila sa bawang. Mm-hmm. Hindi kaya dahil yung bawang, di ba, pag nag-gisa ka, pagpaalis ng lansa. Nanilisi kasi yun no. Sa... Hindi kaya dahil doon, merong connection bawang, yun. Parang merong fumes ang bawang. Fumes. Na kapag inilagay mo sa isang ano... Fumes, parang amoy. Yung amoy niya, it creates na naaring nagtataboy ng masasamang espiritu. It helps. Mahalaga no? Pala ang bawang. And even yung mga aswang, meron siyang kinakatakutan nila yung amoy na yun. Ayaw na ayaw nila yung amoy na yun. Yun yung reason ng ano ng bawang eh. Kung bakit... pangontra sa naka-herbs yan, no? Oo, aswang, sa anuman. Basta, magsabit ka lang ng bawang, bisan nga, sabi niya, magsabit ka ng bawang kasi swerte yan, pangalis ng malas. Kasi yun, inaalis niya yung mga ano, natatakot daw yung mga negative o yung mga masasamang espiritu. Kasi di ba, sa traditions, tayo. Mga pelikula, yung boy bawang. Diba? Pero di ba dapat, ganito kasi ang maganda dyan. Kung ang mga tao pupunta sa isang lugar na wala silang alam, hindi nila kilala ang mga tao. Hindi, kunyari, napunta ka. Okay. Napunta ako, kunyari, sa isang lugar. Lalo ngayon, kunyari, punta ako ng, kunyari, gawin na lang natin, pumunta ako ng isang probinsya. Na-stranded ka. Oo. Kunyari lang, punta tayo. Oo, paro, sa Pilipinas, parang yung panlugan na madidilim. Ang pinakamagandang gagawin nyo, mas safe ganito ang gagawin niyo. Huwag ko kayong basa-basa tatanggap ng pagkain na ino-offer sa inyo. Mm-hmm. Kung sakali, uminom ka ng tubig, magdala ko kayo ng sarili niyong tubig. Mm-hmm. No? Huwag kayong iinom na inaalok. No? Mm-hmm. And then, kakain at inaaya kayong kumain, huwag rin ko kayong kakain. No? Okay. Ngayon, ang tanong, paano, Joby, may mga nagtitinda doon? Oo nga. Diba? Diba, sa mga bus terminal, yun naman yung okay naman doon siguro yung mga... Yan, kagaya ng chippy, di ba? Yung mga soft drinks, coke. Basta may takip. May takip. Yung binuksan. Paano yung mga nakalabas, mga lutong bahay. Ulam, lutong ano yan, ganun-ganun. Kung ito ay nanggaling lang sa isang lugar na hindi nyo kilala at wala kayong alam, pinaka-safe nun, huwag na lang muna kayong kumain. Tapos, lagi yung huwag titingin ng pag tinitignan kayo, huwag masyadong tama ba yun? Makipagtingin na, okay lang yung mukha. Ang iba kasi, tumitig ka na rin. Kung tinitigan ka, tignan mo na rin siya. Iba naman, bawal kang tapikin. Mm-mm. Pag tinapik ka, tapikin mo rin siya para ibalik mo sa kanya. Di ba? Ako ang ina-avoid ko yung, kain kayo dito. Hindi ako kakain. Talaga hindi ako kakain. Kakain ako sa kasi nga, sa isang restaurant na rin. Not because of mystical. Hygiene na rin baka. Hindi, masasabing baka niluto. Arte naman ito. Pagkitingan mga inila ka lang. Hindi, yung sa akin kasi is, hindi ko alam eh. Eh, tsaka di ka naman pala kay. Diba? Kaya nga ayoko eh. Kumbaga parang, hindi ko kayo kilala, diba? Gumawa ka na lang ng dahilan. Oo, kaya yung pag ano. Pero diba, minsan daw, pag inalok ka, parang pinapahiya mo yung nag-alok na hindi ka man lang. Salamat ho! Busog diba, ko ako! May mga asma ba sa syudad? Depende. Kasi na. Depende sa lugar. Depende sa lugar. Kasi nakakarating na sila kung ano. Kaya sila kung pumunta ng syudad. Umiiwas na sila sa kung saan na probinsya kasi mas siguro kilala na sila doon. Kilala na sila doon, umiiwas kumbaga. Iniiwasan na nila maging aswang, pumupunta sila sa matataong lugar. Yung iba naman pumupunta sa matataong lugar para makapang biktima sa kukunti ang tao. Okay. So mahalaga nila maraming tao. Maano naman sa maraming tao na hindi sila paghihinalaan na sila. Okay, kumahalo sila. Meron bang pangani na idudulot yung ganito? Kung kapitbahay mo aswang, wala. Kasi nga, paghihinalaan siya eh. Hindi, I mean, kung
may aswang sa paligid, dapat bang matakot? Maalerto? Maalerto ang tao. Kahit alam niya o hindi, may aswang sa paligid. Depende. Kasi lagi, mag-ingat ka lang lagi. Mag-ingat sa? Normal naman yun sa, kahit sa anong disgrasya o aswang. Aswang o hindi, may magnanakaw naman sa mga masasamang loob. Mag-ingat na lagi-lagi. Marami naman masasamang tao. Kung may mabubuting tao. Ang mahalaga nun, huwag mo na lang away kapitbahay. Kapitbahay. So, anong mga lesson na makukuha natin dito sa discussion na to? Both sa'yo at Joby, ikaw muna, ang tingin ko. Mamili lang ng kaibigan na hindi ka isasama sa kapahamakan. Okay. Tapos, huwag kang pumunta sa lugar na hindi mo alam na kung ano sila. Mag-ingat lang. E paano yun? Siyempre, di ba uso yung mga turista-turista, tourist spot. Paano yun? Yung mga tao talaga pupunta sa isang lugar. Ang ganda niya dito. Di pala, may mga aswang doon. Ano ba sa labo doon? Eh, may tanong ka naman sila o kaya may... Hindi naman sila nagtatagal na doon ng ganun katagal. Okay. So, hindi dapat... Yung pagkain, halimbawa, pag-stay sa isang lugar, ano mga dapat isipin? Ang mga aswang kasi hindi naman nag-aalok agad niya ng pagkain. Okay. Yung ano lang kapag nagustuhan ka nila, aalokin ka. Pero kung hindi ka naman nila nagugustuhan, hindi ka nila aalokin yan. Ano na mga nagugustuhan nila? May masarap kasi sa isang tao, may masarap kasi na naaamoy sila. Yung bang fresh na fresh ka. You know, iba naman, amoy kilikili, pero gusto pa rin nila. Alam mo yung masarap lang yung naaamoy nila. Pero, mabuti ba yon para sa kanila din na mag-stay sa ganong klaseng pamumuhay? Yung mga aswang? Sa kanila yun, kasi yung iba nagsisisi na. Sa ngayon, yun ang paniniwala ko. Kasi nga, may aswang na nagsisisi na hindi na nila kinakain yung ano nila, tao. Para yung angka nila, maiwas-iwasan ang pag... Hindi kaya parang, sa kwento, parang isinumpa sila. Dahil sa galit, tapos nagsalin lahi. Ganun, yung bandang huli, nagsisisi din sila. Kaya naman sila natutuloy sa pagkaaswang kasi nga, akala nila, wala silang kakampi. Sino ang kakampi nila? Hindi sila kumakampi, yung sarili lang nilang kinakampahin. Para talaga yung small need. Because, Joby, sa kwentuhan na to, ano mga pwedeng lesson bukod sa sinabi mo kanina na lesson? Ang sa akin lang, maaaring may katotohanan, maaaring nandito pa sila. Kasi ano, part siya ng ano, yung mga panahon noon. Mythology, uso na yan, no? Mythology, kultura, panahon pa ng mga... Kaya ginagawa yun yung sinasabi mong panahon ng mga Kastila dahil gusto nilang takutin na may aswang upang mga tao maging sumunod sa kanila. Sumunod sa kanila, di ba? Well, sa akin, ang aswang ay isang klase ng larawan ng tao. Okay. Lumalarawan ito sa karakter ng isang tao. Simbolismo. Simbolismo. Para sa akin, na isang simbolismo. Ang karakter ng isang aswang, kaya nga tinawag yung nakakatakot. Masama. Ang kanyang mga mata ay nanaliksi. Nakikihalubilo sa mga tao. Witi sa mga tao masasama ay nakikihalubilo rin sa mga tao. Ang mga aswang ay ganib, may mga masasamang pakay, may mga masasamang mga gustong gawin sa kapwa-tao. Witi sumisimbolo rin yan sa isang tao na parang aswang ka rin. Isa ka ordinaryong tao pero may ugali ka, pero isa kang mananakop, isa kang maninira. Kasi ang sabi ng kwento rin niya, ang aswang ay kumakain ng tao, ng mga bata. So isang aswang pwede ko rin isang simbolo ng isang politiko. So mga politiko, mga aswang. Oo, may mga aswang. Kasi ay aswang ka. Kahit nga ang bakla tinatawag ng mga aswang, mahilig sa laman. Yan yung mga larawan na sumisimbolo sa Pilipino, 'di ba? Kung Pilipino ka, aswang 'yan kasi naninisig naman lugo, ibig sabihin ang mga pera ng bayan, kinukuha nila. Meron din yun. Sa literature, tawag dyan, diba? Cosmic vampire. Yeah, cosmic vampire. Oh. So sa akin, ito'y isang larawan ng isang personalidad ng ng isang mukha ng isang Pilipino. Diba? Ng isang tao. Diba? Kaya mga bata, minsan sa yan, aswang yan. Pero hindi ibig sabihin ng tao, yun ay aswang. Yun ay isang simbolo na yan yung ganyan yung tao kasi malaaswang ang ugali niya. Maganda yung sabi ko kasi tinaas mo yung discussion. Mm-hmm. Mula doon sa
kababalaga itinas mo sa isang antas na mas maunawaan lahat ng tao. So, napakaganda. No? Anong masasabi mo sa mga taong hindi naniniwala na may aswang? Mag-ingat sila. Huwag silang pumunta sa lugar na hindi nila kilala. Okay. Huwag rin silang kumain ng akala mo masarap, di mo alam, hindi pala yung pagkain ng tao. Sa mata mo lang siya nagiging masarap. May mata kasi na nakikita mo na agad kung ano yun. Siguro dahil nga sa hindi nila na-experience kasi kaya nga hindi sila naniniwala, yun yung mga tao na talagang hindi sarado ang kanilang mga paniniwala sa mga ganitong bagay. Pero siguro ang higit na makakabuti, yung sundin nyo yung loob ninyo. Na doon sa lugar na yun kung dapat ba nga, kung baga may halo pa rin naman kailangang pag-iingat. At hindi lahat ng tao nakakasalamuha mo, masasabi mong mabuti or kaya di ba sabi niya hindi lahat ng taong nakakasalubong mo tao, baka mamaya engkanto yan o baka mamaya aswang yan. Paano natin ilulugar yung pananalig sa Diyos, Nanay Isabel, sa relasyon ng paniniwala sa aswang? Saan natin ilulugar yun? Sabi natin minsan yung dasal walang magagawa. Pero paano natin ilulugar pananalig natin sa Diyos para maging mabuting tao at para kung may masamang nagawa ang isang tao man o aswang ay magsisi, maging mabuting nila lang. Hindi na tao, maging mabuting nila lang. Ano sabihin ko? Yung pagiging mabuti. Yan lang yan eh. I think lahat naman ng nila lang na is maging mabuti. Nagiging masama kung may nagawa sa masama sa kanya, ganyan, di ba? May likas bang masama na talagang puro kasamaan ang gusto, like sa aswang gumawa? Meron namang ganun, pero may, ang alam ko kasi sa ngayon, tulad nung na-encounter ko ng aswang, nagsisisi din siya. Na naging siya aswang siya. Naging aswang siya, kasi convert lang din siya. Kumbaga sa atin sa panahon ng ngayon, ang daming taong natatalo, ang daming taong nananalo. Pero sa buhay, kung mahina ang loob mo at hindi lahat ng katapangan matapang ka na, mayroon kang isang kahinaan. Lahat naman. So, may katuturan pa rin ang panalangin. Di ba? Kasi mayroon pa rin. May pagsisisi. So, kaya nagsisi yung taong yun, nagdasal siya at humingi siya ng kapatawaran. So, may kahalagahan pa rin ang patuloy tayong manalangin at magdasal sa Diyos. Ngayari, ganito, may katabi kang aswang. Maraming managdadasal ka na, oh Diyos ko, sana hindi ako magalang, hindi sana ako kainin nito. Baka yun yung ibig sabihin na, walang mangyayari sa dasal mo kasi aswang yan katabi mo, aswang yan eh. Oo, so, magdasal ka man ng magdasal dyan, aswang pa rin yan. Kumbaga parang sa'yo, tratuhin mo na lang ang kapwa mo na ng tama. Isabihin ko, alam mo nang ganun pala siya, wag mo nang ipaalam pa na, isa kang aswang. Kung ba, yung tamang pakikisama, tamang kaibigan, kasi ang alam ko, may kabutihan yan eh. May mga kabutihan nagagawa ang may mga... May side na... Oo, mabubuti rin naman yan. Siguro, nandoon lang tayo sa part na naging, ayun na sila eh. Diba? Parang... Pero ibig sabihin... Na-adapt na nila yung pagiging lahi ng aswang. Yung nilalang na yan, na yan... Meron din silang pagsubok sa sarili nila para tumaas o mag-ibon ng mas mabuti. Pero kung i-struggle din sila, no? Pero kung pananaigin siguro nila yung galit nila sa kapwa, nagiging malakas sila at kakain sila. Gusto nila, choice nila 'yon. Choice nila 'yon. Hindi parang tao din na yun choice na maging mabuti o masama. Kaya kasi sinasabi ko sa iyo, lumalarawan lang siya sa isang normal na tao. Nasa sayo lang kung magalit ka sa kapwa, ganun din yung aswang. Okay. Yung aswang kasi walang patawad. Pag nagalit ako, kainin kita. Ganun yun. So, mas malakas ang aswang kaysa sa tao. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Kasi may power sila eh. Na mag-transform. Diba? Tao. Meron silang power to transform into... I think lahat ng nila lang may kapangyarihan. Ang tao, ang elemento. May kanya-kanyang ibinigay ang Diyos at... May kanya-kanya tayo. May kapangyarihan pero hindi ito kapangyarihan ng superpower. Hindi. Diba? Hindi. Iba ang kapangyarihan ibinigay sa bawat nilalang. So may mga lugar din tayo sa bawat isa. Ang pinakamahalaga siguro yung respeto. Hindi pwedeng lalabagin natin o papatay ng tao o mananakit, no?
Respeto sa hindi mo nakikita at saka respeto sa paniniwala. Respeto rin sa kapwa. Paggalang. Mahalaga yun. Kasi hindi pa paggalang man din sa paniniwala, sa mga kasabihan. Mm. Paggalang yun sa... Yun yung sinasabi na parang yung, di ba dati tabi-tabi po, ganyan. Oh, yun. Wala na tayong galang. No? Paggalang yun sa... Kunyari, dumaan ka sa isang malapunong lugar, parang pasensya na po kayo, tabi-tabi po, hindi ko po kayo nakikita, naway hindi ko namin kayo masaktan. Ganon. Ganon yung panahon ng araw. Meron pa rin yun. Sa mga probinsya. O, sa probinsya. Pero dito sa sa Maynila, wala na, no? Yung bahay na walang laman. Tabi-tabi po, kukunin ko po yung wallet niyo, takbo ako. Kasi lahat ng bahay may espiritu. Wala. Hindi ka naman nila aminin kung may respeto ka eh. Basta ang tatandaan nyo, ang lahat ho ng bahay may espiritu ho yan. Mm-hmm. Hindi man nyo nakikita, may mga nakakakita. Kung wala kayong nararamdaman, sisiguro din ko sa inyo, merong espiritu ang bahay. Parang ano na? Parang hologram na sa isa tayong lugar. Oo, oh, sama-sama yan. Pero sama-sama. Isang lugar, pero how do you explain that? Nasa isang lugar, sama-sama, pero may kanya-kanyang lugar pa rin. Oo. Galing, no? Multi-dimensional. Para siyang yung kay Doctor Strange na multiverse. Okay? Pwede. Sige. Joby, paano natin ito conclude? Hindi, ikaw ang tatanungin ko. Sa ganitong pinag-usapan, naniniwala ka bang may aswang? Mas pangahawakan ko yung sinabi mo na ito ay simbolo ng karakter, personality ng tao, sumisimbolo sa kung ano man ang pinagkwento natin, sumisimbolo sa maaaring nature or kalikasan ng tao. Mas pangahawakan ko yung sinabi mo. I think mas logical yon, mas rational. Tingin ko may paliwanag bakit nagkaganon yung mga taong yan, yung mga nilalang na yan. Oo. May paliwanag, may pinanggagalingan, at may kwento na dapat din igalang, respeto. Gayun man, yung lesson, no, yung huwag pupunta sa isang lugar, tapos huwag basta-basta kakain ng hindi mo alam, igalang yung lugar na yon. Tingin ko yun ang pangahawakan. Oo. Merong mang aswang o wala man, mas mahalaga pa rin, rumespeto tayo sa bawat lugar, sa bawat kapwa natin. O naniniwala ka man o hindi na may aswang, ang sa akin higit na yung magkaroon tayo ng respeto sa ating kapwa, sa lugar na pupuntahan natin. Yan, respeto ang pinakamas mahaga. At intindihin kung ano yung lugar na yon. No? At sa dulo, pananalig sa Diyos. Kasi oh, ikit sa lahat yun. Yung pag-respeto sa nilalang, sa kalikasan, sa tao. Siyempre, una sa lahat naman talaga. Wala kang respeto kung wala kang pananalig. Wala nanalig. Mm-hmm. So, higit siya ang pananalig at pagtawag sa Panginoong Jesus Cristo. Lagi lang mahalaga. Laging may part ng puso natin si Jesus Cristo dapat. Mm-hmm. Laging nandiyan. Mm-hmm. Diba? So, magpasalamat tayo sa ating guest, si Nanay Isabel. Salamat sa inyong sa mga kwento.